Alright mga kaibigan, magandang umaga. Makarit location po natin, nandito tayo ngayon sa Stony Trail 201 westbound dito sa Calgary. Ito na yun mga kaibigan, ano? Parang huling spin ko ngayong buwan ng February. Pagkatapos na may pupunta tayo ng US. Kumbaga, ang lugar na ito mga kaibigan. To the right on Highway 201 West, Highway 2 North, Stony Trail, Deerwood Trail. And then, keep to the right in 290 meters. Yun. Kumbaga, itong ating itong lugar na to, ipaulit na natin, paulit-ulit na natin itong tinatakbo. Parang hindi ko natutusin. Keep to the right on Highway 201 West, Highway 2 North, Stony Trail, Deerwood Trail. And then, keep to the right at 290 meters. Iantag ko na nga muna itong aking GPS. Tal naman, sa paulit-ulit natin ginagawa ditong lugar na ito mga kaibigan, dahil memorize ko na yung karsada eh. 200 meters. Keep. Yan, wala na. Patay na yung GPS ko, in-unplug ko. Kumbaga sa ano, na-memorize ko na ito eh. Kaya mag-drive na lang ako, i-drive ko na lang ito. Dire-diretso. Hindi naman sa sobra sa pananalita, kumbaga sa ano, baluarte ko na ito eh. Kumbaga kung tutusin, alam ko na yung ruta rito, mamadaan na dito eh. Yung GPS ko, pinaplug ko lang yan para ano, guider ko minsan kapag gusto ko malaman kung ilang kilometro pa ako, kung nasaan na ako, kung ilang oras pa ang ina-driving ko kasi nakalagay sa GPS na yan. Pero kung tutusin, talagang sa ginagawa natin ito, we do this repeatedly. Na-memorize ko na rin mga kaibigan yung ano eh, yung lugar, yung dadaanan. Pag sa ano, matagal ko na rin dinadrive itong British Columbia nung nasa kabilang company pa tayo. Long haul tayo, mga ilang ano na eh, mga ilang taon na tayo naglulong haul eh. Apat na taon na ako naglulungkol siguro. Meron ako ko yung license ko 2016. Yan. Explore natin mga kaibigan ang lugar ng ano, ng Calgary. At least makita natin sa ano, sa windshield maluwang. Kalawak yung kuha ng GoPro natin. Kumbaga sa ano eh, samahan nyo ako mag-stroll. Busy days na rin ngayon eh, busy hours. Shoutout nga pala mga kaibigan ha, yung mga viewers natin dyan. Si Madam Emilin Villagracia at si Madam Simbrano, alam mo na yung pangalan, yung madalas nagsishare sa mga video vlog natin. Maraming salamat po ma'am. Santa Cruz na California, Ben Sarabi, Motovlog TV, sino ba? Tim Lakay, Facebook page, at marami pang iba, Ivan na taga Regina, ayan. At yung mga kababayan kong taga Pangasinan, shout out. Ang temperature ngayon mga kaibigan, 9 degrees, hindi siya ganun totally sobrang lamig.
hindi rin siya katotala mainit. Sakto lang ba? Papagas lang muna tayo rito sa ano? Sa lying dirito sa Calgary na to, at pagkatapos dire-diretso na tayo sa ano, sa Delta. Hindi ko pa natatala itong truck ko doon sa ano, mga kaibigan, kasi wala silang available na ano eh, na panahon kumaga abutin ng mga tatlong araw pa bago nila ako ma-entertain doon sa ano, kaya magawa itong truck natin, yung ilaw niya tsaka yung engine check niya. Kaya nitong susunod na susunod na natin pag uwi. Ayan guys, nandito na tayo sa Flying J Calgary. Yan, magpapagas lang ako dito, mga kaibigan, tapos tuloy-tuloy na tayo. So, makita natin yung lugar pa. Hindi tayo nag-GPS. Yo. Sana makarating ako sa Delta. Mayroon pa akong oras na 10 hours and 40 minutes driving dito sa Calgary. Wish ko lang makarating tayo doon. Sana walang aberya. Yun. Change ko muna sarili ko sa chains. On duty. Alright. At mga kaibigan, magpapagas lang ako tapos lilinisin ko tong ating ano, windshield. Ano pa guys, tapos ko na ring konting punas-punas lang sa my windshield natin. Lalagda na tayo. Yeah. Right guys, back to the road ulit tayo. Matapos nating nagpagasolina doon sa flying G na yon. Dito na tayo ulit sa karsada.
tayo kakaliwos sa Glenmore Trail West. Maganda weather, mga kaibigan, maganda. Sana tuloy-tuloy ito hanggang sa British Columbia. Kasi pa ako. Masyado. Hindi ako masyadong kasya. Yung kwitan ko parang medyo lumabas doon. Anyway, meron naman tayong bukas dito. Yan. Mga kaibigan, hanggang dun sa Delta, British Columbia. Kasi naman sa araw-araw natin ginagawa ang isang bagay, di ba? Kahit naman sino siguro sa atin, mapapamiliarize natin eh yung mga lugar. Ito, karsada, ito pa ulit-ulit pa naman eh. Hindi ko na kailangan ng GPS kung tutusin eh. Ang GPS kapag ka... Ano, guider mo na lang, malalaman mo. Titignan mo doon kung ilang kilometro ko ng ano. Ilang kilometro pa, ilang oras ka makakarating. Yan. Malinis mga kaibigan ng ano? Hello, please. Ano may hinuli ay wala. Malinis ang Calgary. Ganun ulit kapag pa-uwi, hindi ko na rin kailangan ng ano mga kaibigan. Ng ng GPS kung tutusin. Guys ha, less talking tayo ngayon ha. Less talking. Mag joyride lang to. Construction. Mas kung alam ko lang dito ang sitwasyon, doon na lang sana ako sa kabila dumaan. Guys, maaga pa, ano pa lang, mag-11 pa lang, I mean 8:53, mag-alas 9 lang ng umaga, ganito yata yung kabisihan dito eh. Plat
ano to, Plattek, ano to mga kaibigan, gusto kong magka experience ng Plattek eh. Never know, sana dumating yung pagkakataon na makapag-experience tayo ng flat deck traffic. Ay nako, mula ang mula dito hanggang dun mababa pa to. Come on guys, yes, sightseeing na lang tayo rito sa mga building na wala naman akong makaitang building. Ano din mga mangilan-ilan. Ito sila, yung pa-exit yata dyan, nagkabuhol-buhol. Buhol-buhol. Nagkabuhol-buhol. Incline pa to, pataas pa. Nangyari niyan, man. Mabagal sa kabila. Yata rin sa akin. Pasang ko na nga lang ito. Ay, makuubusan tayo ng oras. Construction pa ba? Hindi. Talagang ano lang guys. At hindi lang talaga yung traffic. Busy hour sa Calgary guys. Ano, ito hanggang doon sa dulo. Kakainin, kumbaga sa ano, kakainin lang niya ng kakainin yung driving hours ko eh. Hindi siya makaka, hindi ako makakalayo. May mga kumikinang-kinang na police, ano eh. O yun. Ilaw ng police na kinang. Yun yata ang cost ng traffic guys eh. Ayun, sa wakas, nakawala tayo rito. Nakakinang yan mga kaibigan, nakawala rin tayo dun sa wakas. Meron lang hinuli yung pulis, nagka aberya kumbaga sa ano, nag-cost na ng traffic. Yan guys, meron pa tayong mga ilang ano, kilometro para makarating dun sa ano, exit dito sa may
Trans-Canada Highway 1, siguro mga 10 to 15 kilometer pa. Nawala yung yung engine check ng truck ko. Kasi nawala eh. Hindi ko na kailangan talin sa Volvo, kumbaga hindi ko na kailangan i-rustalate doon. Pero kailangan ko talin din si Cordapia doon kasi magwa 1 year na niya gas. Magwa 1 year na niya guys si Cordapia itong March 15. So kailangan kong i-shift tide, annual shift tide niya. Itong ano na to, sticker dito, March. Ang expiration niya is March 2022 yun. Lapit-lapit na. Annual safety. Chichet nila lahat to. Inspeksyonin yung mga yung preno, yung brake, lahat chichet nila. Mga highway dito mga kaibigan, pagka hindi matrapik, tingnan nyo naman, makalinis at napakaluwang. Sumusunod sa kanya eh ang speed dito 100, natakbo ng 80 basta kahit 6 siya sinusundan ko yun, although hindi ako pwedeng kumaliwado kasi wala pa yung merge na maaaring mag-merge, pero ayoko namang mag-slow down pa kaya kinat ko na. So guys ha, hindi ko kayo encourage na gayaan yung mga ginagawa ko ha. Inamin ko, aminado ako, hindi tama yun. Pero syempre, tulad yan na madalas nilang sinasabi, kapag ginawa mong isang bagay, alam mo kung mali yan, alam mo na kung may darating man na kapalit, hindi sabihin natin mahuli ka dahil bawal yon, eh you know how to deal with your responsibility mo yan. Kung nagagawa ka ng mali ay harapin mo, ganun lang yon. Kaya hindi ko in-encourage na gayaan yung mga style na ginagawa ko. Kapag ako mahuli ako, well it's my fault kasi mali yon. So ganun talaga. Pag sa wala namang perfecto, pero you need to face the consequence kung mahuli ka, kung alam mong mali yung ginawa mo. Yes, aminado naman ako, mali guys. Kasi hindi ka pwedeng mag-merge kung wala pa yung merge lane. Kung may linya na solid yellow, yun, hindi ka pwede. Yung mga katulad dito, double solid yellow line na ganyan, hindi ka pwedeng mag-overtake, lalo na pag mga dalawang linya, yung salubungan na ganyan. O kahit pa yung solid yellow line mo is nandito, tapos yung broken line is nandun sa kabila, meaning, ikaw na nandito sa linya na to, hindi ka po pwedeng mag-merge or mag-overtake kasi hindi ka allowed, kasi nga solid yellow lane yung nasa linya mo. Yung maaring mag-overtake yung nandun sa kaharap mo kasi sila yung nasa broken line.
isa kasi kahit na alam na natin kasi yan, kapag medyo naiinip tayo kasi may mga sinusundan tayong mababagal, at makita mo naman sa kaharapan mo, sa harapan, kasi nakikita mo naman yan na parang ano naman, maluwag, kumbaga sa palagay mo safe naman kung mag-overtake ka, minsan binabypass na natin yung rules eh. Pero nga, yun nga, kapag nahuli ka, eh, erase your responsibility because mali yung ginawa mo, ayun. Alright yo guys, mga kaibigan, tuloy-tuloy lang ang biyahe natin, ingat-ingat lang kayo dyan. At hanggang sa muli natin pagkikita, mga ilang kilometro pa bago tayo sa Trans-Canada Highway 1. At kita-kita tayo sa susunod na video guys. Peace out ha, peace out. Bye. Lakai Pinoy Tracker.